Day 10. Ginagawa mo, love. Sincera? Pagkakabita ng... Iba nakabit na na ito. Hi guys, so ito yung ika-day 10 ng ating pagpapagawa ng ating tiny house. Ayan. Pinapwesto na nila yung mga bakal na sea purlins. Ayan. So kakatapos lang gawin yung biga dito. Ayan. Kasunod na yung ating bubungan. Ah, yan pala yung angle bar. Hi guys, good morning. So ito yung ating ika-11th day ng ating pagpapagawa ng ating tiny house project. So itong naka-blue, yan si Jepoy at sila Kuya Jonathan at ang kanyang helper. So dito, ang mga nagawa na ay ayan, inihahanda na yung ating paglalagyan ng ating pinakang bubong. Tapos, ayan, nagwe-welding ngayon si Kuya Jonathan. Si Jeff naman ay inaasikaso niya yung ano, sa electrical naman. Ayan. Ito na yung nailagay niya kahapon. Ayan, naibaon niya na yan dyan. Ito, 118 lang yung tubo. Putol lang din ito. 118. Ayan, plano kasi ni Jeff, ilalim niya yung wire ng kuryente sa lupa. Kaya sinusukat niya yung magiging tubo. Ito sobrang tayo. Off ka. Ito yung angle bar na 2 by ano, 2.5 kung tawagin nila. Nagkakahalaga to. Itong dalawa ata nagkakahalaga ng 1.2 or 1.3 lalabas. Pero yung 2 by 2 na angle bar, ito siya. Ayan. Ito, nagkakahalaga to ng 1,300. Ito yung mga pinirmili natin sa DB Mart. Ayan, iisa-isahin natin to. So, ito naman, balak namin maglagay ng saksakan sa labas. Tapos, lalagyan ng ganyan. Ayan, nakaganyan. Ito naman para to sa washing machine kasi yung saksakan namin, yung washing machine, ganito yung itsura niya. Ang hindi pa namin nabibili is yung saksakan ng aircon. So ito naman po ay ginagamit na pamputol ng ating mga bakal. Yan, hindi natin to alam gamitin kaya wag natin pakikialaman kasi mukhang siyang delikado. No, grinder ang alam kong tawag dyan, pinampuputol ng tiles, bakal. Ganon-ganon. Pinapalitan lang ng ganto kapag kapudpud na siya. Yun. So, ito yung isa sa pinakang mahal sa pagpipresyo ng bubong. Itong sea purlins na to. Yan, ito. Sea purlins na to. Siguro 560 ang isa nito. 580. Yan, 8 binili ko niyan. Tapos, plus bubong. Ito yung pinakang bubong namin. Ayan, yero to na gauge 24, 12 feet. Ayan, 12 feet ang haba niyan. Oo. Tapos mas medyo makapal siya kaysa sa pinahang standard na yero. Mas makapal to. So, yun nga, pangarap ko din naman na magkaroon ng long span o rib type ng klase ng bubong. Kaya lang, ang presyo nun is mga nasa 1.9 or 1.5 ang 12 feet niya. So, malaki yung diferensya dahil itong yero, ang isang bili ko ay 660 lang. Yun. So, ito na lang muna gagamitin natin. Tapos, pipintarahan na lang natin ang gusto nating kulay. Para hindi siya agad kalawangin.
sisipag-sipagan, no? Oh, ginagamit niya yung grinder pang guhit dun sa uugitin niya. Oh, lalagyan niya yan ng ano, utility box. Ay, utility box para sa condem outlet. Para saan yan? Labat kailangan may utility box? Para siya sa condem outlet. Sa dun sa may saksakan. Ito yung tinatawag namin waterproof. Sa waterproof tayo. Kasi sa labas yung saksakan, no? Kailangan natin ng siminto para matapala na to. Kasi kalahati na kalahati lang siya. Titira tayo ng 1 inch. Kasi ako dyan eh. 1 inch tatapalan ko na siminto. Ayan po guys. Guys. Ayan. Tapos sa kabila, lalagyan mo din ang ganyan. Oo. Para sa loob naman, magkatalikuran lang sila. Magkatalikuran sila. Galing. Gusto ko lang lab, may butas talaga dyan para ano, yung daanan ni Ming Ming pagtatae. Isang bubong lang yung dikit-dikit. Hindi pa klaro. So yun guys, ito nagkakabit na si Jeff ng ano yan lab? Weather proof. Tagal nung karuto. Tapos sila kuya naman nagwe-welding sila dito. Ayun, nakabit na yung ating bubong. Ayun, medyo bitin dun sa dulo kaya dudugtungan pa nila. Ayun, yung hawak ni kuya, dudugtungan niya pa yung nandun sa dulo. Tapos si kuya yung nandun sa taas naglalagay na ng tornilyo. Tex screw. Kung tawagin. Ito ng loob. Ayan, medyo amoy pinag-weldingan. Ayan yung ginawa ni Jeff. So guys, yan ang update natin sa tiny house project natin. Nalagyan na na ng bubong. Ang next naman ay yung flooring na at saka yung magiging CR natin dun sa loob. Tapos yung lababo. Ayan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para ma-update pa kayo sa mga susunod na natin.